Magandang umaga po sa inyong lahat. Sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Bago tayo dumako sa ating message sa umagang ito, ay muli akong babati sa ilang mga birthday celebrant sa linggong ito. Unang-una po ay si Nisa Arellano. Siya po isang pastora at siya po ang asawa ni Bishop Fred Arellano, ang founder and president ng Unity Miracle Life Center dito po sa Pilipinas. Si Mirna Galope Maceda na kasalukuyang nasa Greece. At last but not the least ay si Jocelyn De Los Santos. Siya po ay pamangkin ng aking may bahay. Ang topic po natin sa umagang ito ay God's Love and Our Giving Part 3. Ito na po ang huling yugto ng ating pag-aaral sa subject na ito. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos at dakilang Ama, maraming salamat po sa inyo sa bagong buhay, bagong kalakasan, bagong opportunity na iyong ipinagkaloob sa umagang ito. Pagpalain po ninyo ang mensahe sa puso at isipan ng mga viewers sa umagang ito. Sa pangalan na Jesus, Amen and Amen. Sa atin pong pagsisimula, sa ating pangwakas na aralin, ay gusto ko pong muling sabihin sa inyo na ang purpose kung bakit ko po ibinigay itong message na ito is to properly motivate you to give. Yung kayo po ay maayos na maudyukan sa tamang pagbibigay. Bakit po? Sapagkat ang giving or right giving is blessing. Ang Diyos ay mapagbigay. He is a giver. And everything that we have in life is a gift from God. If God is not a giver, we would have nothing. Sa paksa pong ito ng God's love and our giving, natalakay po natin or tinatalakay po natin ang tatlong blessing ng pagbibigay. The three blessings of giving. At natalakay na natin ang dalawa. Gusto ko na balikan natin yung dalawang bagay ting na pag-aralan. Unang-una, giving reveals our heart. Ang pagbibigay po ay nagpapakita ng ating puso. Kaya ang ating Panginoong Jesucristo ay naglatag ng foundation sa ating pagsasagawa ng ating kabanalan or pagbibigay sa harap ng mga tao. Ang Diyos ay tumitingin sa ating puso. If your giving is because you are selfish, God does not bless your giving. But if your giving is you want to bless someone and to build the kingdom of God here on earth, that is what God blesses. Ganon din po na pag-aralan natin that in Deuteronomy chapter 15 verse 9 to 15, nakalista po doon yung apat na bagay na dapat nating gawin sa ating pagbibigay ng tulong sa ating mga kapatid na mahihirap. Unang-una, beware of a selfish heart. Mag-ingat po tayo sa pagkakaroon ng makasariling puso. Ang Panginoong Diyos sa panahon na yan ay nagbigay ng isang sistema sa bansang Israel na dapat nilang sundin. At ito po ay tuwing ikapitong taon, ang lahat po ng pagkakautang nila sa bawat isa ay makakansela. Ngayon, meron pong mga tao sa Israel na pag ika-anim na taon na ay hindi na po sila magpapahiram o magpapautang sa kanilang mga kababayan. Bakit po? Sapagkat alam nila na sa ikapitong taon ay makakansela ang pagkakautang sa kanila. At ang sabi ng Panginoong Diyos, yung ganitong puso ay makasarili.
Hindi lamang po yun sa ating pagbibigay, beware of a grieving heart. Mag-ingat po tayo na yung ating puso ay nagdadamdam kung tayo po ay magbibigay. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, Diyos sa kanila, if your heart will not be grieved when you give, I will bless the work of your hand. At ang pangatlo ay develop a generous heart. Bumuo tayo or magkaroon tayo ng pusong mapagbigay. And then the last one, develop a grateful heart. Yung bumuo or magkaroon tayo ng mapagpasalamat or nagpapasalamat na puso. Bakit po? Sapagkat ang sabi ng Panginoon, alalahanin ninyo na kayo ay alipin doon sa Ehipto at iniligtas ko kayo ng aking kapangyarihan. Ibig sabihin noon, nung una sila po ay walang-wala. Okay? At ngayon, pinagpala sila ng Diyos. Kung kaya ang sabi ng Diyos, kung kayo ay tutulong, dapat na maging generous kayo at meron kayong puso na nagpapasalamat. Kanya nga ang sabi rin ng Panginoong Diyos, when you become successful, don't say, I am rich. Instead, remember that the Lord your God gives you the ability and strength to make a living. Pangalawa po ay, giving is a reminder of God's ownership. Ang pagbibigay ay nagpapaalaala na ang lahat ay pagmamay-ari ng Diyos. Hindi po kailangan ng Diyos ang ating salapi. Sa Psalms 24 verse 1, the earth is the Lord's and all it contains, the world and all who dwells in it. Psalms 50 verse 10, for every beast of the forest is mine, the cattle on a thousand hills. Haggai chapter 2 verse 8, the silver is mine and the gold is mine, declares the Lord of hosts. Now, God wants us to give, hindi po sa nangangailangan siya, but as a reminder to ourselves that God owns everything. Tayo lamang po ay katiwala. Now, under number 2 ay napag-aralan natin ang tungkol sa pagbibigay ng ating tithes or ikapo. Napag-aralan po natin ang purpose of tithe. Bakit po tayo magbibigay ng ating tithe? The primary purpose for the tithe is to put God first in our lives. Ito po ay ayon kay Rick Essel. Ang salitang tithe is a Hebrew word na ang ibig sabihin ay ikasampung bahagi. Number 2, tithing is a principle of living. Ang ikapo or pagbibigay ng ikapo ay panuntunan or style ng pamumuhay. Why? Because tithing was already practiced by Abraham and Jacob even before the law of Moses. Alam po ba ninyo that Abraham gave tithes to Melchizedek 500 years before the law of Moses? Ito po ay makikita natin sa Genesis chapter 14 verse 20. Jacob pledged to tithe to God 400 years before the law of Moses. Ito po ay mababasa natin sa Genesis chapter 28 verse 20 to 22. And then number 3, tithing is a principle to support your church. Ito po ay panuntunan upang sa ganon ay masuportahan ang inyong mga simbahan. Sa Malachi chapter 3 verse 10, bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Sa mga Israelites during that time, ang kanilang storehouse ay ang temple sa Jerusalem. Ano po?
Sa ngayon, ang ating storehouse is the church. Kinakailangan po na tayo po ay magbigay sa church regularly, willingly and proportionately with 10% as a good baseline. Magbigay kayo or tayo po ay magbigay sa ating mga churches ng palagian, kusang loob at kasukat na 10% na mabuting pagsimulan. Kung kayo po ay bagong mananampalataya sa Panginoon, o kahit matagal na at hindi kayo nagbibigay, ang magandang pagsimulan po ninyo ay doon sa 10%. Ano ho? At habang kayo po ay patuloy na nagbibigay, hindi na ninyo iniintindi kung 10% or labis pa doon ang inyong ibinibigay. Now, you should give to your church because that is the mechanism of God's movement in the world. Kinakailangan po na tayo ay magbigay sa church sapagkat ito po ang pamamaraan ng Diyos sa kanyang kilusan dito sa sanglibutan. Kung ang ating mga churches ay pinagpapala ng Panginoon, mapagpapala din po ang community na ating kinalalagyan at ganun din po ang mga kaanib sa isang simbahan. Ang pangatlo na siya nating pag-aaralan sa umagang ito ay giving recognizes God's blessing. Ang pagbibigay po ay pagkilala sa pagpapala ng Diyos. You know, God wants us to have a blessed life. Pag sinabi nating blessed, ang layunin po na kung bakit po tayo pagpapalain ng Panginoon ay upang sa ganoon ay maging pagpapala din sa iba. Ang sabi ng Panginoong Diyos kay Abraham, I will bless you and you will be a blessing to others. Now, ang pamamaraan po ng Diyos upang tayo ay pagpalain ay sa pamamagitan po ng ating pagbibigay. Sa Malakay chapter 3 verse 10, ang sabi ng Panginoong Diyos sa bansang Israel, bring the full tithe into the storehouse that there may be food in my house and thereby put me to the test in this, says the Lord of hosts. If I will not open the windows of heaven for you and pour down for you a blessing until there is no more need. Wow, napakaganda. Ano po? Ibubuhos daw po ng Panginoong Diyos ang pagpapala na hindi na magkakaroon ng pangangailangan. The command is to bring the tithe. Hindi po sinabi ng Panginoon na give your tithe. Ang sabi niya, bring the tithe. Bakit po? Sapagkat ang ikapo or tithe ay pag-aari ng Diyos. A tithe of everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, belongs to the Lord. It is holy to the Lord. Ang ibig sabihin po ng holy ay separated. Yung pong ikapo talaga ay para lamang sa Diyos. Kanya nga po, if we do not bring our tithes, we are robbing God by taking what belongs to Him. Pag hindi po tayo nagbibigay ng ating, or pag hindi po natin dinadala ang ating mga ikapo, ay ninanakawan natin ang Diyos sapagkat yun po ay sa Kanya. Kanya nga po, ang sabi ng Panginoong Diyos sa bansang Israel, will a man rob God? Yet you are robbing me. But you say, how have we robbed you? At ang sabi ng Panginoong Diyos, in your tithes and offerings, you are cursed with a curse, for you are robbing me, the whole nation of you. Hindi po sinabi ng Panginoong Diyos dito na I will curse you. No, hindi po. Ang sabi niya, you are cursed with a curse. Okay? So, tayo po ang nagdadala ng curse o sumpa sa ating sarili
sa pamagitan po ng hindi natin pagdadala o pagbibigay ng ating ikapo, sapagkat ang ikapo po ay sa Diyos. Alam po ninyo, ang Book of Malachi ay Book of Returning. Isang aklat po ng pagsasauli or pagbabalik. Malachi chapter 1, ang topic po doon ay returning to God in our faith. Yung pong pagbabalik sa Diyos sa ating pananampalataya. Malachi chapter 2, returning to God in our family. Pagbabalik sa Diyos sa ating pamilya. And chapter 3, returning to God in our finances. Yung pagsasauli sa Diyos ng ating mga salapi. At ang chapter 4, God returning to us. Now, tignan po natin ang blessing na pinangako ng Diyos kung tayo po ay magbibigay ng ating ikapo. I will prevent pest from devouring your crops, and the vines in your fields will not drop their fruit before it is ripe, says the Lord Almighty. This is an amazing promise. Ano po? Sapagkat ang economy po ng bansang Israel sa panahon na yan ay agrikultura. At ang pangako ng Panginoon sa kanila ay kanyang iingatan ang kanilang mga bukirin at ang bunga ng kanilang mga pananim sa pagkakasira o sa mga salot. Sa panahon na ito, ang atin pong ekonomiya ay hindi na lamang po agrikultura, kundi tinatawag na industrial economy. So, iingatan din tayo ng Panginoon sa mga bagay na sisira sa atin. Katulad ng karamdaman, aksidente, sa mga taong gustong gumawa ng masama sa atin, sa mga medical bills, at sa mga salot na katulad ng coronavirus. Alam po ninyo, many of us do not experience the reality of God in our lives because we don't give Him a chance, because we are brainwashed in our thinking that tithing is Old Testament only. Yun po ang dahilan kung bakit karamihan po sa atin hindi natin nararanasan itong pangako ng Diyos na ito sa ating buhay, sapagkat hindi po natin siya binibigyan ng pagkakataon, ano, dahil po sa mga, o dahil po na brainwash ang ating isipan na ang pagbibigay ng ikapo ay sa lumang lamang. Pero napag-aralan po natin na hindi po, because tithing is a principle of living. Bago pa man, 500 years, 400 years before the law, ay ginagawa na po ito ni Abraham at ni Jacob. At nasabi ko rin po sa nakaraan nating pag-aaral na maging yung mga pagan religion at that time sa panahon ni Abraham ay ginagawa na rin nila ang pagbibigay ng ikapo sa kanilang mga Diyos. Ano? Another thinking, ang isa pang kaisipan na pumipigil sa atin ay ang pagbibigay ay hindi, o ang pagbibigay ng ikapo ay hindi binanggit sa New Testament. Kaya sinasabi nila na yung giving of tithes ay hindi na pinapractice sa New Testament. Mali po. Napag-aralan po natin sa ating nakaraang pag-aaral that Jesus Christ did not abolish tithing. Hindi po niya inalis ang pagbibigay ng ikapo. In fact, binanggit pa nga po niya ito. Sabi niya, how terrible it will be for you, legal experts and Pharisees, hypocrites. You give to God a tenth of mint, dill, and cumin, but you forget about more important matters of the law, justice, peace, and faith. You ought to give a tenth, but without forgetting about those more important matters. Sabi niya, nagbibigay kayo, matapat kayo na nagbibigay ng inyong mga ikapo.
maliliit na bagay kayo ay nagbibigay ng inyong po. Pero nakakalimutan din nyo ang ilang mahalagang bagay katulad ng law, justice, peace, and faith. At ang sabi ni Jesus Christ, dapat na magkayo ng inyong ikapo na huwag ninyong kalilimutan yung mga ibang mahalagang bagay. Sa ating pong pagwawakas sa umagang ito, gusto ko pong sabihin din sa inyo na another purpose in sharing this message is I want to be a blessing to your churches and to the kingdom of God. Hindi lamang yung kayo ay mamotivate na magbigay ng tama, ano, kundi gusto ko rin na maging pagpapala sa inyong mga simbahan at lalong-lalo na sa kaharian ng Diyos. Hindi ko po itinuturo ito upang humingi ng salapi sa inyo. Give your tithes to your local churches. Ang inyong storehouse sa panahon na ito ay ang inyong mga simbahan. Yun po, doon po natin dalhin ang ating mga ikapo sapagkat yun po ang pamamaraan ng Diyos. Yun po ang mechanism na ginawa ng Diyos sa kanyang kilusan dito sa mundo. Now, balikan uli natin yung Malakay chapter 3 verse 10 kung totoo po ito. Bring the full tithe into the storehouse that there may be food in my house and thereby put me to the test, says the Lord of hosts. If I will not open the windows of heaven for you and pour down for you a blessing until there is no more need. Now, tignan po natin ang pangyayari sa Old Testament during the time of King Hezekiah. Sa 2 Chronicles chapter 31 verse 4, moreover, he commanded, ibig sabihin si King Hezekiah, he commanded the people who dwelt in Jerusalem to contribute support for the priests and the Levites that they might devote themselves to the law of the Lord. Inutusan po ng hari yung mga tao na naninirahan sa Jerusalem na mag-contribute para sa masuportahan yung mga pari at mga Levita na nagsisilbi doon sa templo upang ang mga ito ay ma-devote nila ang kanilang sarili sa pagtuturo ng kautusan ng Panginoon. Sa 10 o 12 tribo ng Israel, meron pong isang tribo, ang tribe of Levi, ano, na hindi po nagkaroon ng inheritance doon po sa Promised Land. Sila po o ang tribe na ito ay maglilingkod doon sa temple sa Jerusalem. So ang pamamaraan lamang po na masuportahan sila ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng ikapo at kaloob ng 11 tribo. Now, tignan po natin ang nangyari ano. Sa verse 5 to 10, as soon as the commandment was circulated, the children of Israel brought in abundance the first fruit of grain and wine, oil and honey, and all the produce of the field. And they brought in abundantly the tithes of everything. And the children of Israel and Judah, who dwelt in the cities of Judah, brought the tithe of oxen and sheep, also the tithe of holy things, which were consecrated to the Lord their God, they laid in heaps. Yung pong kanilang pagbibigay ay parang naging tambakan na sa dami. Ano ho? In the third month, they began laying them in heaps. Ibig sabihin, tambak-tambak na ang kanilang pagbibigay. And they finished in the seventh month. And when Hezekiah and the leaders came and saw the heaps, they blessed the Lord and his people Israel. Then Hezekiah questioned the priests and the Levites concerning the heaps. And Azariah, the chief
priest from the house of Zadok answered him and said, since the people began to bring the tithe and offerings into the house of the Lord, we have had enough to eat and have plenty left. For the Lord has blessed his people, and what is left is this great abundance. Now, mapapansin po ninyo na nung magbigay po yung mga tao, sila po ay pinagpala Panginoon hanggang sa labis-labis na po yung kanilang pagpapala sa kanilang pangangailangan. Ang sinasabi po sa mga verses na ating binasa, nung magsimulang magbigay yung mga tao at sumunod kay King Hezekiah, sa kanilang pagbibigay po ay tambak-tambak na po ang mga naipong mga tithes doon po sa templo ng Jerusalem. Kaya pumunta po doon si King Hezekiah at mga leaders at nang makita nila yung tambak-tambak na dahilan ng pagbibigay ng bansang Israel, sila ay nagpuri sa Panginoon. And then tinanong ni King Hezekiah yung mga pari doon sa templo, at si Azariah yung pong chief priest ang sumagot, sapagkat ang concern ni King Hezekiah, well, tambak-tambak na itong mga ibinigay nila, eh paano naman yung pamumuhay ng mga tao? At ang sabi ng chief priest na si Azariah, nako, sabi niya, mahal na hari, nung magsimula silang magbigay ng kanilang mga tithes and offering, eh sobra-sobra na po yung aming pagkain. At ito nga po, napakaraming mga natira. At hindi lamang yun, sabi niya, pinagpala ng Diyos ang kanyang bayan. And what is left is this great abundance. Now, ang ibig kong sabihin po dito, kung ang church, kung ang mga member ng isang church ay magbibigay ng ikapo sa kanilang church, sa kanilang storehouse, pagpapalain ng Panginoon ang mga members ng church na yan. Bakit po? Sapagkat sila po ang kakasangkapanin ng Diyos upang sa ganon matugunan ang pangangailangan ng gawain ng Panginoon sa pamamagitan po ng local church. You know, meron din pong mga sinasabi yung mga tao na nakakapigil sa ating pagbibigay na wag daw ho tayong magbigay ng ating ikapo sapagkat yun lamang daw kung pastor ang yumayaman. Nako, hindi po totoo yan. Ano ho? Pagkat marami po akong mga nakitang mga pastor at mga churches na talagang tapat na naglilingkod sa Panginoon, na kahit na sila po kung minsan ay nakakaranas ng kahirapan dahil ang mga members ay hindi sumusunod sa utos ng Panginoon, nandoon pa rin sila na nagpapatuloy sa kanilang gawain. Dahil sila po ay nandoon, yung mga pastors ay nandoon, hindi po dahil sa inyong mga tithes at mga offerings. Sila po ay nandoon dahil sila po ay sumusunod sa panawagan ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya ang paraan naman ng Diyos upang sila ay pagpalain ay sa pamamagitan po ng ating pagbibigay ng ating mga ikapo at mga kaloob. And in return, ang sabi ng Panginoon, eh pagpapalain din po niya tayo. Now, kung kayo po ay hindi pa tumanggap kay Jesus Christ bilang inyong Panginoon at tagapagligtas, hindi pa kayo nakakatiyak ng inyong kaligtasan, wala pa kayong personal na relationship sa Kanya, ito pong aking itinuturo na ito na pagbibigay ay hindi po para sa inyo. Sapagkat ang unang-unang gagawin po ninyo ay hindi po ibigay ang inyong mga salapi, kundi ibigay muna ninyo ang inyong sarili sa Panginoon. Yan ang una ninyong ipagkaloob sa pamamagitan po ng pagkilala na kayo po ay makasalanan at kailangan ninyo ang tagapagligtas upang magkaroon kayo ng kapatawaran ng inyong kasalanan. At yan lamang ay mangyayari kung isusuko ninyo ang inyong buhay sa ating Panginoong Kristo at tanggapin siya sa inyong puso
bilang inyong Panginoon at tagapagligtas. Before we pray sa ating pagwawakas sa umagang ito, I thank God sa nangyayari sa church natin sa Marikina na patuloy sa paglago ng bilang nila tuwing Sunday morning. Salamat sa mga leaders na nagli-lead ng mga small groups at online prayer meeting, at ganon din sa mga members na patuloy na nag-i-invite at nag-win ng souls. God bless you dyan sa Marikina Church. Sana patuloy kayo or magpatuloy kayo na dumalo, patuloy ninyong suportahan ang gawain ng Panginoon. At naniniwala ako na patuloy din kayong iingatan ng Panginoon. I thank God also that we were able to give rice and groceries last Sunday sa mga Hope for Kids beneficiaries dito po sa Mindoro at ganun din po sa Marikina. Bago tayo mag-pray, meron po tayong isang prayer request dito. Ito po ay galing kay Jennifer Gilbert. Siya po ngayon ay nasa France. At siya po ay humihingi ng prayer para sa ganap na kagalingan niya sa kanyang asthma. At ganun din po, humihingi siya ng prayer para sa kaligtasan ng kanyang 7-month-old baby na nasa kanyang sinapupunan. Tayo po ay manalangin. Lord, sa umagang ito, marami pong salamat sa amin pong pagtatapos sa araling ito, God's love and our giving. Salamat po Diyos sapagkat sa pamamagitan po ng pagbibigay namin ay nakikita namin ang aming puso. Sapagkat sinabi po ninyo na kung nasaan ang aming kayamanan ay nandoon ang aming puso. Ang aming puso ay sumusunod sa aming mga kayamanan. Kaya't kung ang aming mga kayamanan ay hindi namin inilalagak para sa inyong gawain, ang amin din pong puso ay wala sa inyong gawain. Lord, humihingi po kami ng kapatawaran sa inyo sa bagay nito. Sa magitan din po ng pagbibigay, ito po ay paalaala na kayo ang may-ari ng lahat ng mga bagay na amin pong tinatangkilik. Wala po kaming may pagmalaki sapagkat pag dumating ang aming kamatayan, ang lahat ng mga ito ay iiwanan namin sapagkat ito po ay hindi sa amin. Salamat din po sapagkat sa magitan ng aming pagbibigay ay makilala o kinikilala namin, Panginoon, yung mga pagpapala na ipinangako sa aming buhay. Lord, bless our viewers, O God. Hindi ko po alam ang kanilang mga pangangailangan, subalit alam po ninyo. Yung mga may sakit, pagalingin po ninyo sila sa kanilang karamdaman. Yung mga naguguluhan, walang kapayapaan sa kanilang puso at isipan, Lord, I speak peace to them, Lord, this morning. Yung pong may mga problema sa kanilang pamilya, sa kanilang mga hanap buhay, sa kanilang sarili, Lord, in the name of Jesus. Kayo po ang tumulong sa kanila at magbigay, Panginoon, ng kaginawahan sa kanila. At ganun din po, Panginoon, dinadalain ko yung mga may financial na pangangailangan. Nawa, Panginoon, ang message na ito ay nagbukas ng kanilang isipan at nagkaroon sila ng kapahayagan sa kahalagahan ng pagbibigay ng kanilang mga tinatangkilik sa gawain ng Panginoon. Father God, I'll pray for Jennifer Gilbert. Lord, para sa ganap na kagalingan ng kanyang asthma, sa pangalan ni Jesus, alam po namin na walang barrier, Panginoon, sa panalangin. Ang panalangin ay makakaabot sa kanya sa France. Lord, ganun din ang inyong kapangyarihan. Pagalingin po ninyo siya sa pangalan ni Jesus at ganun din po ang kaligtasan ng kanyang 7-month-old child na sa kanyang sinapupunan. Bless their family, O God. In the name of Jesus Christ, I ask all these things. Amen and amen. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat.
Linggo po ngayon, alalahanin po natin na ito po ang araw na tayo po ay magbigay ng kapurihan, pasasalamat at pagsamba sa Panginoon. I encourage you to attend to your church this morning and support your church and your pastor. Hanggang sa muli, to God be the glory.